morning po sa inyong lahat mga ka-agri. Welcome ulit sa aking channel. So sa nakaraang video ay ipinakita ko sa inyo ang aking mga tanim na pipino at nag-harvest po kami. So sa episode naman na ito ay samahan niyo po ako at ipapakita ko naman sa inyo ang aking mga tanim na sitaw. So ngayon ay panoorin niyo po hanggang sa dulo at isi-share ko sa inyo yung mga tanim ko at mag-harvest po tayo. So tara po, let's go. So ito mga ka-agri yung aking tanim na sitaw. So yan yung ginamit pa rin natin. So yung ginawa nating balag, kawayan pa rin, at nilagyan natin ng poste. So naka-slant lang siya mga ka-agri para mabilis makaakyat yung ating mga tanim na sitaw. So sa ngayon nakikita natin na maganda naman yung tubo ng ating mga itanim ng mga sitaw. So hanggang dito sa dulo, doon tayo magsisimula na nagsabi. Agri, mag-start na po tayo na mag-harvest ng ating mga tanim na sitaw. So bago yan, so ipapakita ko muna sa inyo, ito yung mga sitaw hanggang doon sa dulo. Ayan po. So yan. So ayan na yung mga sitaw natin. So pwede na tayo mag-start na mag-harvest. So ayun mga ka-agri, mag-harvest tayo, meron pa rin tayong dalang crates. Siyempre, yung good thing na gagamitin natin sa pag-harvest. So sa pag-harvest ng sitaw mga ka-agri, ang ginagawa natin, every 2 days po ay nag-harvest tayo para yung mga sitaw ay hindi siya masyadong malalaki. So kagaya nito, pwede pa naman. So yung iba nasa lupa na dahil sa mahaba yung mga itanim natin na sitaw. So itong mga sitaw ko ay magkasabay ito na itinanim nung nauna kong video na pipino. Kaya halos magkasabay din po sila na namunga. So ito mga ka-agri, pangalawang harvest ko pa lang ito. So itong ganito na mga size na sitaw, ganyan po ay ito yung ideal na i-harvest. So kagaya nitong mga ito na masyado malalaki na. Nung nakaraan ko kasing pag-harvest dito ay hindi ko ito na kuha dahil maliliit pa. So within 2 days ganito na siya kalalaki. So nung nakaraang araw, so ganito pa lang siya kalaki. So napakabilis ng paglaki ng sitaw. Kapag mga umabot ng mga 3 days, so pag umabot ng mga 3 days, so mas ano pa siya dito, mas malaki pa. So hindi na siya ideal na harvest. So ito talaga yung ideal na i-harvest. Kagaya nito. So pagdating ng mga 2 days nito, napakalaki na po. Kaya ngayon i-harvest na natin. So itong mga sitaw natin, meron ding mga ang variety nito ay nakalimutan ko lang. Pero maganda ang variety nitong sitaw. So ito ang ginamit natin na seeds nito ay mula sa East West Company. Yung sitaw medyo matagal ang pag-harvest ng sitaw dahil
marami siya kumamunga kumparan mo doon sa pipino. So ito mga kaagri, oh, makikita natin yan, meron mga aphids. So tatanggalin natin ito dahil kagaya din po ng ipinanim natin ng mga pipino, so organic din po itong mga sitaw natin yan hanggang doon sa dulo. So ganun din po yung ginamit natin na abono dito ay chicken manure, at saka yung mga foliar na in-spray natin nung namulaklak siya ay organic din po. So ito napaka-safe din po kainin itong mga tanim natin na sitaw. So itong mga aphids na to ibabao natin sa lupa kasi para hindi na mahawa yung iba. So dapat ito sinusunog eh. So ito pang konsumo lang namin mga kaagre. Kung may sobra, mga kapitbahay natin dito ay bumibili din ng mga sitaw sa atin. So ngayon hindi season ng sitaw. Ang presyo nito ngayon mga kaagri ay nasa 60 per kilo nung nakaraang linggo. Katanin eh. Hindi ka naman mag... So yung mga sitaw mga kaagri, ang paborito natin na luto nito yung adobo. So kunting toyo at mga iba pang ricado. So napakasarap. Tapos syempre dapat naka-half-cook lang magluto ka nito. So ito ay organic, kaya hindi tayo mag-alangan na kumain. So hindi kagaya ng ibang mga sitaw, makikita natin sa mga market, hindi tayo sigurado. So itong mga sitaw natin 100% na organic. Pati mga alanganin sinasabay ko na po dahil yun nga, kapag di mo siya sinabay mga ilang araw lang na tapos na, malalaki naman siya. Para sa akin lang hindi siya masarap kapag yung sitaw natin umabot na ng ganito, hindi na siya masarap kainin, hindi na siya malutong kapag kinain natin, hindi kagaya ng mga ganito lang. So kapag kinain natin mapifeel mo yung pagkasitaw niya. So mas maganda bata pa yung mga sitaw yan. So yung mga aphids nandyan tinatanggal natin para di na mahawa yung ibang tanim natin na sitaw. So kapag organic mga kaagri, so makikita mo talaga yung mga aphids sa mga sitaw. So yun ang katunayan na organic yung ating tanim dahil nilalapitan siya ng mga iba't ibang klase ng insekto. May nakikita tayo mga pinusok ng mga insekto, tinatanggal na natin. So ito yun, oh, bansot na siya dahil pinusok ng mga insekto. So yung poste naman na ito mga kaagri ay naka-ready ito para sa mga itatanim natin na ubas. So itong area na ito pagkatapos ng sitaw, so ubas naman yung itatanim natin. Susubukan natin kung makapagpabunga tayo ng sitaw. Mga kaagri, i-follow nyo ako sa aking Facebook account at paki-share din po ng video na ito upang
marami din yung ma-inspired na magtanim ng gulay, dahil napakalaking tulong po kapag meron tayong mga tanim na gulay, healthy na, nakatipid ka pa. So yung mga ginamit natin dito na pataba mga kaagri ay chicken manure. So doon sa aking farm na mga Rhode Island Red na mga manok, so yung mga manure ng ating Rhode Island Red, so na mix doon sa mga ipa, so yun lang ginamit natin na pataba dito sa ating mga sitaw. So una-una di tayo bumastos dito ng abono. So yung ginawa natin na fertilizer ay EPG lang at saka FFG. So yung fermented fruit juice yung ginawa natin na full year dito. So kaya okay naman, positive naman yung result. Nakita naman natin na maganda talaga, maraming bunga ng ating mga tanim na sitaw. So sa susunod na video natin mga kaagri ay ibang craft naman yung ipapakita ko sa inyo, at sana patuloy lang kayo na manood sa mga ina-upload natin na video upang maraming tao ang ma-inspired na kahit kagaya ko na nasa urban, so nakapagtatanim ako ng iba't ibang klase ng gulay para maging healthy yung ating mga pagkain, tapos siyempre para makatipid tayo sa gastos natin sa pang-araw-araw. So ngayon instead na bibili kami ng sitaw sa merkado, so dito na namin tinukuha, lalo't medyo marami din tayong mga kasama sa bahay, so malaki yung konsumo natin pagdating sa ulam, lalong lalo na kapag sa gulay. So ito yung best na masasabi ko na pwede ko ma-share sa inyo na sa pagtatanim ng gulay, kunting tiyaga lang, kunting alaga, so ito na yun, makikinabang ka na sa ibibigay na bunga. Kung paano mo siya inaalagaan, so paano yung pag foundation niya, so maganda yung pataba mo, so marami din yung bunga na mapoproduce ng mga itatanim natin na gulay. So ako mga kaagri, hindi ako expert, pero yun lang lagi ko, ano, kapag inaalagaan mo yung tanim, bibigyan ka rin ng maraming bunga. At saka importante dito, organic siya, para yung mga toxic na nagmula sa mga insecticide ay hindi mo maipasok sa katawan mo. So itong lahat ng mga tanim ko dito, so iba-ibang mga gulay, so lahat po ito ay ginagawa natin na organic.
So yung mga ganito tinatanggal ko rin po kasi kukonsumo ito ng mga sustansya. So yung iba na maliliit pa kagaya nito, so hindi masyado lalaki kung merong mga ito tinusok ng mga insekto. So kasama ito sa tinatanggal para mabilis na lumaki yung mga iba pang mga buga ng ating mga sitaw. So medyo matagal lang ang mag-harvest ng sitaw. Marami pa dito sa dulo. Minsan mga ka-agri yung sitaw, napakamura. So ngayon, medyo mahal yung presyo. Dahil nga, pupunti yung magtanim. So sa market nakita ko mahal. Minsan naman sabay-sabay na magtanim, so napakamura naman. Ito mga ka-agri na tinanim ko na sitaw, so dalawang ano lang ito, dalawang pack lang ng East West seed. So yan, ganun na siya karami hanggang doon sa dulo. Halos yung mga itinanim natin na buhay naman. Ito yung masarap sa feeling na ikaw ang nagtanim, ikaw din yung nag-harvest. So yun, nandito yung kasabihan na kung anong itinanim mo, yun talagang aanihin mo. So maganda mag-ani ng sarili mo tanim. Malapit na tayo matapos na mag-harvest. Tapos kabila. Okay. Yung sitaw na sa agri, maraming variety po ito. So itong nagustuhan ko sa variety na ito ay maraming bunga at saka hindi ganun masyado mahaba, di rin masyado malalaki. So sakto lang yung variety na to. Kalimutan ko lang ang variety nito po, ano uri ng variety itong sitaw na ito. So basta yung subok ko na ng mga variety twist talaga. So ito na over ano na, sobrang laki na. Harvest na lang natin. Siguro mga 1 month pa itong mga sitaw natin mga ka-agri bago siya mamatay. Kaya marami-rami pang bunga ang may ipoproduce dito sa atin. So ayun po mga ka-agri, natapos na din tayo na mag-harvest ng ating mga tanim na sitaw. So maraming salamat po sa inyong panonood at paki-share na din po ng mga video na ito upang marami pang makapanood at syempre ma-inspired na magtanim ng gulay
para humaba ang buhay. I-follow nyo din po ako sa aking Facebook account, Boss Ampil Vlog. So ito na yung mga na-harvest natin na mga sitaw. So mayroon tayong pang-ulam sa bahay. So thank you for watching at good morning.